Ano ang ibig sabihin ng great faith? Na kung saan ito'y nagbubunga ng himala. No? Intercession. Powerful intercession. No? Ano yung tatlong elemento ng great faith na nakita natin? Unang-una, naghihimala ang Diyos kapag ang ating motibo ay tama. Right motivation. We are asking the Lord not because of vested interest, but for the intercession of another person in need. Sapagkat yan ang ibig sabihin ng pag-ibig, no? the will for the good of the other. Yan ang ibig nais makita sa atin ng Panginoon, ang kadalisayan ng ating puso. Do you have the right motivation? Do you have the right motivation that will affect the miracle of the Lord? And in order to do that, the motive must not be self-centered, but more other-centered. The second condition for the miracle brought about by great faith is that one of persistent action. Persistence, no? Hindi tayo agad nawawala ng pag-asa. Hindi tayo bumibigay. Hindi tayo pinangihinaan ng loob. Tayo ay persistent. Kahit tayo ay madapa ng 7 beses, tatayo pa rin tayo at maninindigan. At yung pangatlong criteria for a great faith, no? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. The measure of God's love is to love without measure. Do you have that great faith in God? No? So, tatlo yung criteria. Unang-una, the right motivation must not be vested interest, not self-centered. It must be other-centered. Pangalawa, persistent in our action. No, persistent, persevering, unrelenting in our pursuit of God. And third, yung ating faith, no, that God loves us. Yung ating trust, more of trust. Faith is more of trust. Eh. Yung ating trust that God loves us with an everlasting love. Huwag kang magdududa, huwag kang mag-aalinlangan, huwag kang magdadalawang isip, no, sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen at amen. Ako ang inyong kapanalig, as Bishop Jose Palma, mula sa Archdiocese of Cebu. Manood sa Veritas TV sa Sky Cable Channel 211 at mag-log on sa www.veritasph.net.